Sa detalye ng ating managbabagang mga balita, umabot na sa 820,000 na mga overseas Filipino workers o OFW ang na-repatriate pabalik sa Pilipinas sa tulong ng Overseas Worker and Welfare Administration o OWA mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng repatriation program nito. Sa laging handa public briefing, sinabi ni OWA Administrator Attorney Hans Leo Cacdac na ngayong buwan ng Disyembre pa lamang ay nasa 80,000 hanggang 100,000 na mga OFW ang siguradong uuwi ng bansa para sa holiday season. Ilan sa mga Pilipinong ito ay nanggagaling sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at marami pa. Ang repatriation na ito ay ilan lamang sa mga programa ng OWA bilang pagkilala sa kontribusyon at kabayanihan ng mga OFW kaugnay ng buwan ng mga OFW. Dagdag pa ni Cacdac na marami pang programa para sa mga bagong bayani ng bansa. Samantala, hindi pa apektado ng bagong variant na Omicron ang operasyon ng airline flagship na Philippine Airlines. Ayon kay PAA spokesperson Cielo Villaluna, todo ang kanilang pag-iingat bagaman hindi pa nakakapasok ng Pilipinas ang Omicron variant. Sa katunayan, nagdagdag pa ang Philippine Airlines ng flights at ruta dahil sa dami na nagpapabook ngayong holiday season. Sa ngayon ay nasa 40% pa rin ang pre-pandemic level ng operasyon ng PAL, subalit umaasa sila na mas bubuti pa ang sitwasyon sa mga susunod na buwan. Sa detalye ng ating managbabagang mga balita, umabot na sa 820,000 na mga overseas Filipino workers o OFW ang na-repatriate pabalik sa Pilipinas sa tulong ng Overseas Worker and Welfare Administration o OWA mula sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng repatriation program nito. Sa laging handa public briefing, sinabi ni OWA Administrator Attorney Hans Leo Cacdac na ngayong buwan ng Disyembre pa lamang ay nasa 80,000 hanggang 100,000 na mga OFW ang siguradong uuwi ng bansa para sa holiday season. Ilan sa mga Pilipinong ito ay nanggagaling sa Saudi Arabia, United Arab Emirates at marami pa. Ang repatriation na ito ay ilan lamang sa mga programa ng OWA bilang pagkilala sa kontribusyon at kabayanihan ng mga OFW kaugnay ng buwan ng mga OFW. Dagdag pa ni Cacdac na marami pang programa para sa mga bagong bayani ng bansa. Samantala, hindi pa apektado ng bagong variant na Omicron ang operasyon ng airline flagship na Philippine Airlines. Ayon kay PAA spokesperson Cielo Villaluna, todo ang kanilang pag-iingat bagaman hindi pa nakakapasok ng Pilipinas ang Omicron variant. Sa katunayan, nagdagdag pa ang Philippine Airlines ng flights at ruta dahil sa dami na nagpapabook ngayong holiday season. Sa ngayon ay nasa 40% pa rin ang pre-pandemic level ng operasyon ng PAL, subalit umaasa sila na mas bubuti pa ang sitwasyon sa mga susunod na buwan.